Atacan Balon Marcos Duterte. Lamig ang mga hangin, ngunit hindi na maramdaman yung lamig dahil napakainit ng isang sabon po may bayan. Maraming salamat po. Eh, isa pang buko dito ng mga talaga na humihiyaw at nagtititili. Na-excited na ako, pero magsabi kayo ng totoo, si Santo hinahanap ninyo. Sabi ko na nga ba, alam niyo po, hindi ko na sinama si Sandro. Kasi po, nung ako po ay nagsisimula pa lang sa politika, pinayuhan ako ng aking magulang. Eh, kami na sa akin, huwag kang aakit ng entablado na may kasama kang mas magandang lalaki sa'yo. Kaya sabi ko sa kanya, may mga kanalagdan sa Ilocos Norte. At siya ay tumatakbo bilang kongresista doon sa Ilocos Norte. Ngunit, huwag kayong mag-aalala. Ipapaabot ko sa kanya ang napakainit na salubong ninyo at ang init ng inyong pagmamahal kasama na yung mga wedding proposal ninyo sa kanya. Ang ating hinaharap, maraming po tayong problema, hinaharap tayo dito sa krisis
isang pandemya. Marami tayong hinaharap na problema. May crisis tayo sa ekonomiya, nadala rin ng pandemya. Kaya po eh, kailangan natin bigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan natin makontrol ang presyo ng bilihin. Kailangan natin tulungan ang ating mga maliliit na negosyo para sila ay makabalik at magkaroon ulit ng trabaho. Kailangan natin ayusin ang ating mga agricultural na produkto. Dahil nakita natin, kung dumating ang pandemya, ay tanaka-tanaka na hindi tayo nakapag-import, ay kurang ang pagkain. Kaya kailangan natin magandahin ang ating agrikultura. Tuloy po dyan, kasama na rin dyan ang pagdadag ng trabaho. Ang isa pa ang ating gagawin ay pag-agandahin natin ang industriya ng turismo. Kaya naman po, ay magtatagay po tayo ng mga airport, naglalagay tayo na hindi na kailangan dumaan sa Maynila ang mga bisita. Kaya siguro yung laging dingan, dapat pwede ng international para lahat ng gustong bumisita sa inyo ay dire-diretso nang pupunta ng CDO na makita kung gano'ng kaganda ang Miss Or at gano'ng kaganda ang mga tiga Misamis Orenta. Infrastructure program na ating minamahal na Pangulong Duterte, yung kanyang build na programa, itutuloy natin yan para lawakin pa natin. At isasama na natin ang ating digital infrastructure, yung pong ating internet, para naman yung internet natin ay bumilis, ang internet natin ay maging mas palawak at mas maging mura. Ang susunod na administrasyon ay kailangan makahanap ng paraan para maibaba natin ang singil sa kuryente para hindi na masyado na yung mga sinatay natin mga eskwelahan, tutulungan natin ang mga teacher, ang mga guru natin, isusuportahan natin ang maigi. Ang sa ganun, pagka nag-graduate ang ating mga kabataan, ay sila ay handang-handa na makapasok sa kahit anong klaseng trabaho na kanilang gugustuhin. Yan po ay iilan lamang sa ating naging problema. Iilan ang lamang yan ang mga na kailangan tugunan, hanapan ng solusyon. Dahil po, kung meron tayong naranasan dito sa pandemya nito, kung meron tayong natutunan dito sa pandemya nito, ito ay lahat ng Pilipino. Ang Pilipino man na mayaman, ang Pilipino man na mahirap. Ang Pilipino na sikat, kahit hindi kilala, lahat po tayo ngayon ay nangangailangan ng tulong. At alam naman po natin na ang tutulong lamang sa Pilipino ay tayo rin mga Pilipino. Pilipinas, siya ay isang tao lamang. At kung titignan po natin at pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng Pilipinas, lahat po na dumaan dito, nakahirapan, nasakuna, pandemya, lahat po ng mga disaster na pumunta dito sa Pilipinas, tayo po ay nakaraos dahil tayong mga Pilipino ay nagkaisa at sabay-sabay kinaharap ang problema.
kinahanap natin, na kailangan natin tuhunan, ay kailangan po natin ipagbuklod-buklod lahat ng galing, lahat ng kakayahan, lahat ng sipag, lahat ng mga sakit at pagmamahal ng bawat Pilipino na magkapit-bisi na sabay-sabay kumaharap sa problema, mataas ang diwala, malaki ang diwala sa mga Pilipino. Basta tayo'y nagkaisa, kahit ano pa ang kahirapan na haharapin natin, kaya natin alusin niya. Tumabalik ang ating
ay napanabas ko na sa akin. Alam ko naman natin na ang Pilipino, kapag nakita ang kanyang kapwa na naghihirap, ang Pilipino ay tutulong. At alam po natin ang Pilipino, kapag nakita ang kapwa Pilipino ay nagdaba, ay ibibigay ka ako ng tamang upang tumulong at magandun ang taong Pilipino hawa sa kanyang kapwa Pilipino. Yan po ang tunay na puso ng Pilipino. Yan po ang aming pagkakaisan na aming pinapangarap at pinamayunin para sa ating lahat. Maliwanag na maliwanag na sa krisis nito, sa panahon na ito, ay kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan na natin ang maunawaan, ang mensahe, ang adhikayo ng pagkakaisa. At masasabi ko po naman na lalo simula nung kami ng unity na umiikot at nagsasalita at pinapaalam namin ang aming mensahe ng pagkakaisa, ay maganda na ang pagtanggap ng ating mga kababayan. Dito sa atin na ikita ng mga problema, maganda naman ang sagot ng Pilipino na nag-uunawaan. Ngunit kung umpisa, kung simula, ay ang sagot ng Pilipino ay parang bulong lamang at halos hindi marinig. Ngunit habang tumagal ang panahon na tumaan ng ilang linggo, tumaan ng ilang buwan, yung bulong na yan ay palakas ng palakas. Palakas ng palakas hanggang naging maliwanag na ang tinig ng Pilipino. At yung nagsimula ng bulong ay naging sigaw na ng ating mga kababayan, naging sigaw na ng ating mga kapwa Pilipino, naging sigaw na ng Pilipinas. At ang sigaw na ating naririnig na ay sabi ng Pilipino, kasama ako dyan sa pagpaunlad, kasama ako dyan sa pagpaganda ng buhay ng bawat mamamayang Pilipino, kasama ako dyan sa pagpaganda ng Pilipinas, kasama ako sa kinsan ng pagkakaisa. Marami na po ang sumasama dito sa ating tinatawag na nakilusan. Marami na pong nagsumasanib puwersa sa atin dahil asa puso na ng Pilipino ang maging madulungin, ang maging magsakayin ng papakita ko na sa atin at nabibigin ang mga ang ating pagmamahal sa isa't isa. Na tayo'y nagtipon-tipon dito, nagpaulan, nakabilang sa araw, na naantay ng mensahe, tayo'y nagtipon-tipon at pinag-usapan natin ang kilusan ng pagkakaisa. Huwag po natin titigilan, huwag tayong hihinto hanggang po ay ating masasabi na ginawa na natin lahat ng kailangan ng trabaho. Ginawa na natin lahat ng kailangan gawin upang ipagkaisa ang sambayan ng Pilipino. At sa ganung paraan po, ay dahan-dahan po nakikita po natin ay pinagkaisa natin ang ating mga kababayan. Dahan-dahan po sa ating pagtutulong sa isa't isa, maraamdaman po natin na gumaganda na ang buhay, na gumaganda na ang Pilipinas. Thank you.
natin, masasabi po natin na Pilipino may trabaho ulit. Ang mga Pilipino ay Pilipino na naman sa bansa. Kaya ng makainin ng kanilang pamilya, kaya ng pagkaroon ng kanilang anak. At bukod po sa lahat, ay ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang kinabukasan ay magiging mas maganda at mas maliwanag kaysa sa pinagdaanan natin sa araw-araw. At pagdating po ng araw na yan, na masasabi po natin na napagkaisa natin ang mga Pilipino at kumaganda naman ang buhay. At tayo ay hindi lamang makakaraos kung hindi pasisikapin pa natin ang Pilipinas. Pagkagandahin pa natin, lalampasan natin ang nakaraan ng bago ng pandemya. Hindi lang tayo papalik doon, labis pa dyan ang ating maputin pasan tayo ay magkakaisa. Ay nagkaisa dahil kami ay nagtutulungan.
kasama tayong babangon muli. Thank you.
Ayaw pa rin. Inisip